Month, mahalagang ipaalala sa mga Pilipino ang wastong pag-aalaga ng ngipin. Batay kasi sa isang pag-aaral, maraming Pilipino ang sira o bulok na ang ngipin. May special report si Rida Reyes. Sadyang masayahin daw ang mga Pilipino at basta may camera, gaya ng magpinsang si Myla at Carmina. Pero ang kanila sanang perfect picture, kulang ng picture perfect smile. Minsan ganun ako. Kami, pag sa Facebook, di ka may makangiti, nakaganyan lang. Ganun lang. Di namin malabas yung kagandahan namin tunay. Mahilig daw ang magpinsang sa mga matatamis na pagkain at chichirya. Ang problema, medyo di yata nila nakahiligan ang wastong pag-aalaga sa ngipin. Hindi ako mag-toothbrush, ganyan. Sasaya ako na lang siya. Nakakatamad eh. Masirap mag-ganon na mag-ganon. Nakakangalay. At mukhang hindi lamang sila sa kanilang pamilya ang hindi like ang pag-toothbrush. Sa pamilya Gomez, tila uso yata ang ngiping one seat apart. Sa buong mundo, nangunguna ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming mamamayan na may bulok ng ngipin. Sa loob ng halos 3 dekada, nananatiling mataas ang bilang ng mga Pinoy na may bulok ng ngipin. Hindi natin masasabi na malaki na naibaba because for me, mataas pa rin ng 87%. I believe that oral health is one of the neglected areas. Since oral health program is devolved at the local government, so malaking bagay po yun kung lahat ng local government units ay tinutok nila yung oral health care. E kaso, it's not their priority. Bakit nila i-invest yung for oral health? Hindi naman daw nakakamatay ang dental caries. Ang PhilHealth kasi talagang hindi pa kasama yung dental care. Pinag-aaralan pa yan. Di lang mangiti ang nasisira sa tooth decay, isang masakit na leksyong natutunan ni Desiree. 2 beses pa lang daw siyang bumibisita sa dentista. Critical na daw yung kalagayan niya dahil magang-maga. Buti nga daw nadala ko na kagad. Pag lumampas lang daw dito sa taas ang mata, yan, masyado na raw ano yun. Baka pumutok yung nana, pasukin na yung utak, yun na makukoma na siya. Na ano ako, natakot ako. Pwede kang mamatay ng dahil sa ngipin lang. Mas alagaan ba yung ngipin? No, laging mag-toothbrush. It's because it all boils down to their systemic health. Nag-uumpisa sa gingivitis, pagkatapos magkakaroon ng entry of microorganism dun sa napunit na epithelial lining ng gums, maapektuhan yung buto, magkakaroon ng bone resorption. Then, full-blown periodontal disease na. Kasanggang mga dentista sa laban kontra tooth decay. Pero 8 sa bawat 10 Pilipino, hindi kayang magbayad ng pang-check-up sa dentista. Sa kabila ng mga programa ng Department of Health at ibang grupo para labanan ang problema ng bulok ng ngipin sa bansa, matagal-tagal pa bago tuluyang magkaroon ng picture-perfect smile ang bawat Pilipino. We are targeting 80% of the under 6 should be orally fit by 2016. Parang malayo pa. Sa kabila nito, kayang-kaya pa rin naman daw gampanan ng bawat Pilipino ang pinaka-epektibong paraan para maiwasan ang pagkabulok ng ngipin. Ugaliing magsipilyo matapos kumain. Rida Reyes, GMA News.